Hello guys, gagawa po pala ako ng OB custard cake. Ayan na guys, ito yung ating sugar na gagamitin natin. I-caramelize muna natin, ito yung 8 tablespoons of sugar. At ayan na guys, ready na. Umpisa na natin mag-mix ng ating mga ingredients. Ayan na guys, ito na yung 10 pieces egg yolk. Ayan. Haluin lang ng dahan-dahan. Yung ganun lang siya guys. Dahan-dahan lang. Ayan. Tapos isunod na yung milk. Ito yung kebab. One can of evaporated milk. Then, isunod ko na rin yung condensed milk. Ayan na guys, nalagay ko na yung condensed milk. Haluin lang. Malamig dito sa amin guys, kaya yung condense, ayan, buo siya. Kasi malamig. Maski hindi naka-fridge. Ano siya? Buo. Kaya haluin lang. At ilagay ko na rin yung 1/2 teaspoon of vanilla. And 1/2 teaspoon of lemon juice. And 1 tablespoon of cornstarch. Yan, strainer guys. Strainer ng 2 to 3 times. Yan lang guys. At ilagay na dito sa ating caramelized na sugar. Yan na. At ayan na guys, lutuin ko na ang ating leche flan ng 1 hour sa mahina na apoy. Yan guys, nakakover yan guys. Yan guys, umpisahan na natin yung OB chiffon cake. Meron tayong 1 1/4 cup cake flour. Ayan guys. And 1 teaspoon baking powder. Ayan, 1 teaspoon baking powder guys. And 1/2 teaspoon salt. And 1/2 cup sugar. And then haluin lang natin guys. Ayan guys, meron tayong 3 egg yolk. At isunod natin yung 1/4 cup of cooking oil.
Ito na muna gamitin ko pag mix. Ayan. And 1 1/2 cup milk. Ayan. 1 1/2 cup milk. Isunod na rin natin yung 1 teaspoon ubi flavoring. Yan guys, isunod ko na rin yung 1/4 teaspoon ubi flavoring. Yung iba guys, marami silang nilalagay, mas marami, pero ako kasi mas gusto ko konti lang yung ubi flavoring niya guys. Kasi nga masyadong matapang sa panglasa ko, kaya 1/4 lang yung nilalagay ko guys. Okay guys, ihalo na natin guys. At add ko na rin dito guys ang 1/4 cup ubi jam. Ayan guys. Ito yung ating ubi jam guys. Dito ko siya ihalo guys. Hindi doon sa may ano, sa may mga powder na ingredients. Ito siya guys. Lagay ko siya pang huli. Kasi maano siya. Sticky. Pilis din na melt yung ano, ubi jam. Ayan, ganyan na yung kulay niya. Okay guys, i-add na natin yung ating na-mix na mga ano, ibang ingredients. Ayan, gamitan ko lang. Ayan guys. Steamer. Ganyan na. Ayan na guys. Ayan, haluin na lang. Ito na guys. Ayan na. Pinanitan ko siya ng spatula guys. Para maano ko yung nasa ilalim. Ayan, okay na yan guys. Tapos gagawa na ako ng meringue. Ayan. Okay, okay na yan. Ayan guys, meron tayong 3 white eggs. And 1/4 teaspoon of cream of tartar din. Maglagay din tayo ng 1/4 cup of sugar. Ayan guys. Ayan na natin ang ating meringue. Tapos, palakasan natin ito guys. Kaya yung yogurt. Guys, ito na yung ating. Ayan. Yan na siya guys. Okay na yan. Pwede na. Ilagay na natin ito guys. Ang ganda niya tingnan. Ganda ng kulay. Ayan, ilagay na natin. Natira. Ang gustong-gusto ng anak ko guys. Kopi. Flavor. Lagay lang natin lahat. Si kasama yan sa ano. Sama sa ating
ingredients. Yan. Ihalo natin. Ang ganda ng kulay, guys. Maganda yung paggawa ng ating merengue. Ganyan siya, guys. Okay, gumagamit ako ng spatula para ano yung nasa ilalim. Para mahalo siya ng maayos, guys. Hindi naman natin i-overmix. Dahan-dahan lang, guys. Ayan, okay na yan. Pwede na natin ilagay sa ating yanera. Ayan. Ayan, ganyan siya, guys. Ang ganda ng ating mixture. Ganda. Masarap pag ano eh, OB jam ang ilagay. Na-try ko yung powder, guys, pero mas gusto ko yung ano, yung OB jam na ano talaga, pang flavor sa ating cake. Yung OB powder, hindi ko masyadong ano. Mas try ko yung OB jam. Ayan, guys, ibibake na natin ang ating ubi chiffon cake in 350 degrees Fahrenheit. Ayan, guys, luto na. 30 minutes ko palang binake, guys, ang cake. Ayan na, guys. Ayan. Yan na ang ating OB custard cake. At ito na pala, guys, ang ating OB custard cake. Ayan, guys. Ganyan siya. Nilagyan ko lang siya ng design. Ayan. May frosting siya, guys. Para kinubiran ko lang yung ano, guys. Yung pinaka cake niya. Ganyan siya, guys. Ayan. Hindi naman siya masyadong mataas eh. Kaya ganyan lang. At bukas na siya kainin. Ilagay ko muna siya sa fridge. Ayan, guys. Ganyan. Ang aking OB custard cake. Thank you for watching. See you again in my next videos. And bye bye.